I stay loose, I stay hype. I stay loose, I stay hype. I stay loose, I stay hype. I could do this all night, cause I do what I like. Yeah, I do what I like. Yeah, I do what I like. Sipping goose, sip is right. And I go with the flow. Yeah, I go with the flow. Yeah, I go with the flow. Cause I know I'm the show. In the zone, here I go. In the zone, here I go. In the zone, here I go. Yo, kumusta mga ka-tekno? Ako po si Paul Gutierrez and you're watching... Sa video ng ito, ikukumpara natin yung Poco F5 at Poco F5 Pro para makapili kayo kung anong naarapat na phone para sa inyo. At obviously naman na mataas talaga yung presyo ng Poco F5 Pro compare natin sa Poco F5. Pero maraming features ng Poco F5 Pro na hindi natin makikita sa Poco F5. Yung official link ilalagay ko na lang sa description at sa Shopee lang yata tayo makakabili ng ganito. So ngayon, May 9, 2023, may problema yata yung Lazada about sa mga phones. Pero alam ko naman na babalik yung Lazada about sa mga phones na binibili natin sa kanila. Well anyway, pag-usapan na natin tong dalawang phone na to. Unahin na natin sa build quality. Sa Poco F5, meron tayong headphone jack, while naman sa Poco F5 Pro, wala tayong headphone jack. Isang punto to sa Poco F5 para sa mga mahilig sa mga wired earphones. At last time kasi sa Poco F4, nagkaroon tayo ng dongle para sa mga wired earphones natin. Well, sa Poco F5 Pro, wala na tayong ganun. Then same din sila ng dual speaker, may IR blaster pa rin, at parehong may microphone sa taas. Then sa baba naman, same lang din yung speaker natin. Type-C port, microphone, at SIM card tray. Sa dalawang phone na yan, wala tayong expandable storage. So, yun yung tandaan nyo. At sa design ng camera module, kayo na lang yung pumili dyan pero nagugustuhan ko yung Poco F5 Pro dahil meron siyang metal plate protection. Unlike sa Poco F5, nakahumbok yung mga camera dito. So, kayo na lang bahalang pumili kung ano yung mga design na gusto nyo dito sa dalawa. At yung Poco F5, yung back panel nito is made of plastic. Hindi siya glass na gaya ng Poco F3 tsaka Poco F4. So, yun yung nakita kong downgrade dito sa Poco F5 kung babalikan natin yung dalawang phone ng Poco F3 tsaka Poco F4. Actually, magkapareho lang talaga yung Poco F3 tsaka Poco F4. So, dito sa Poco F5, makakuha tayo ng plastic back panel tsaka yung frame niya. While naman sa Poco F5 Pro, makakuha tayo dito ng glass back panel at hindi siya fingerprint magnet. At madali lang talaga siyang linisan o punasan. Pero, payo ko dito kasi dalawang kulay yung meron dito, white tsaka black. Mas gugustuhin ko na yung black para sa Poco F5 Pro dahil merong carbon fiber design yun sa may gilid. So, dito sa white natin, plain lang siya. At sa dalawang phone na to, same lang din sila na plastic yung frame na ginamit. Pagdating naman sa display, same sila na AMOLED display with 120Hz na refresh rate. At medyo maliit yung punch-hole camera ng Poco F5 Pro kumpara natin sa Poco F5. Pero ang pinakamalaking advantage talaga ng Poco F5 Pro, meron tayong 2K resolution. Pero sa personal, halos hindi mo naman siya makikita talaga kung di mo siya tititigan. So para sa akin sa display, halos pantay lang talaga sila. Kasi mas lalong makakatipid tayo ng baterya kung ilalagay lang natin sa 1080p. Hindi naman talaga siya malaking angat kumpara natin sa Poco F5. At isa pang advantage ng Poco F5 Pro na wala sa Poco F5, meron tayong AI Image Engine na super resolution, AI Image Enhancement, HD DR, tsaka yung MEMC features na wala sa Poco F5. Kasi yung MEMC features kapag nasa 480 lang, nagiging 1080p at 60fps. At nakakatipid yun sa data at maganda talaga yung viewing experience natin sa Poco F5 Pro kung ikukumpara natin sa Poco F5. Pero same lang din naman talaga na maganda sa mata dahil nga AMOLED display. Depende na lang talaga sa inyo kung kailangan nyo talaga yung AI Image Engine para sa Poco F5 Pro. Pero kung natatandaan nyo yung Poco F3 tsaka yung Poco F5, at kung siguro kung meron kayong ganitong phone, meron tayong AI image dun sa phone na yon. At same price lang din sila nung nilabas tong Poco F5. So, na-downgrade talaga yung Poco F5 sa Poco F3 tsaka dun sa Poco F4. Dahil nga dun sa Poco F3, glass yung back panel nun. Tapos meron siyang AI image engine. Unlike dito sa Poco F5 ngayon, wala tayong image engine, tapos plastic back pa yung ginamit nila dito sa materials sa back panel. So, malaking kawalan talaga yon para sa presyong ganito. Dahil sa nakaraan, yung Poco F4, nagmura siya ng mga 13,000 to 14,000, nag-sale talaga sila. So, swerte talaga yung nakakuha ng ganong sales. So, bago natin pag-usapan yung dalawang performance ng phone na to, may review na ako sa dalawa sa Poco F5 tsaka sa Poco F5 Pro. So, check nyo na lang, ilalagay ko sa comment section o sa description box para kung sakaling din nyo pa
napapanood yung mga dalawang review na yan. Isinama ko na sa review na yon yung mga pros and cons ng dalawang phone na to. At dinagdag ko na rin yung mga bagong features nila. So panoorin nyo na lang at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Well, sa performance naman tayo, sa Poco F5 meron tayong Snapdragon 7 Plus Gen 2. Actually, ito yung pinakabagong chipset talaga. At masabi ko na powerful talaga tong chipset na to. While naman sa Poco F5 Pro, naka-Snapdragon 8 Plus Gen 1. So yung isang Snapdragon 8 Gen 1, actually nasa Poco F4 GT yun, medyo nagiinit yung phone na yun. Dito sa Poco F5 Pro o Snapdragon 8 Plus Gen 1, nag-enhance yung chipset nito at hindi na siya masyadong intense na init kapag naglalaro tayo. So sa dalawang chipset o processor ng dalawang phone na to, masasabi nyo na halos pantay yung performance. Kasi sa Poco F5, yung AnTuTu score nito is nasa 900,000, while naman sa Poco F5 Pro, yung AnTuTu nito is nasa 1 million na. So konting-konti lang yung difference nila at halos hindi ko maramdaman yung pinagkaiba nila pagdating sa gaming. At same lang din sila na maganda yung throttling test dito at hindi intense yung init pagdating sa mga larong ginagawa natin katulad ng Genshin Impact na sobrang heavy yung graphics. Sa Mobile Legends, pareho na sila na may ultra graphics tsaka ultra refresh rate. So kung yung performance lang yung pag-uusapan dito at gusto nyo talagang makamura, dito na tayo sa Poco F5 kung pang gaming lang talaga yung hanap nyo. At halos same lang din sila ng battery. Sa Poco F5 meron tayong 5,000. Sa Poco F5 Pro naman, 5,160. Actually, konting-konting difference lang naman yung makikita nyo dito sa Poco F5 Pro. Halos pantay din sila sa performance ng battery. Tumatagal sila ng 7 to 8 hours straight gaming. At kung social media naman, naabutin tayo ng isang araw at kalate. So, depende pa rin yan sa mga tasks na ginagawa nyo sa mga phone na to. So, ulitin ko lang, pagdating sa performance, halos same lang sila. So, ngayon, pagdating sa camera, pareho lang din sila ng 64 megapixel na camera. 8 megapixel ng ultra wide tapos 2 megapixel macro. At sa front facing camera naman, same lang din sila ng 16 megapixel front facing camera. Ang pinagkaiba lang talaga nila pagdating sa camera, yung 4K at 60fps pagdating sa pro version. While naman sa Poco F5 na regular lang, meron lang tayong 4K at 30fps. Syempre mas smooth talaga yung 60fps kumpara natin sa 30fps. At para sa akin, napakalaking advantage talaga nito. Hindi siya nag-stutter unlike dun sa 30fps lang. Sa mga photos naman, sa nakikita ko halos pantay lang sila. Maganda yung contrast, balance din yung mga color, hindi oversaturated. Maganda yung pagkakuha natin. Yun nga lang, same lang din sila na pangit sa portrait. At kung napapansin nyo, hindi ko nagugustuhan talaga yung mga front facing camera nito. Hindi talaga ako satisfied. Unlike sa ibang brand na malinaw talaga yung front facing camera nito. Pero same lang din sila na may 1080p at 60fps sa front facing camera. Kung gagamitin yung pang vlog, pang TikTok, okay na okay lang din. At magiging smooth naman talaga yung video nyo. Hindi lang talaga ako satisfied sa nakikita ko sa front facing camera. Nagkukulang talaga ako ng konting details at medyo may pagkaputi talaga siya kahit anong phone ng Xiaomi tsaka Poco phones. Kahit nga minsan sa mga flagship na phones, hindi talaga ako satisfied. Pero kapag sa ibang brand, kahit na entry level, maganda yung kuha ng mga camera nun sa front facing camera. So yun lang naman yung para sa akin sa naging experience ko sa mga Xiaomi tsaka Poco phones. At ito yung mga comparison ng mga features ng Poco F5 tsaka Poco F5 Pro. So limited lang talaga yung mga features dito sa Poco F5. Wala tayong dual video, mga clone effects, mga movie effects sa Poco F5. While naman sa Poco F5 Pro, marami talaga tayong malalaro dito na settings like yung clone tsaka yung dual video nga na wala sa Poco F5. So kung big deal sa inyo yun, kunin natin yung pro version. At kung tutuusin yung chipset ng Poco F5 na Snapdragon 7 Plus Gen 2, kaya naman nilang lagyan ng 4K at 60fps at lagay yung mga ganitong effects o ganitong features. Pero syempre kung gagawin nila yon, ano pang silbi ng pro version, di ba? Naalala ko lang dati yung Poco F3, wala tayong 4K at 30fps. After a year, naglabas sila ng Poco F4 at naglagay sila ng 4K at 60fps. So kaya naman talaga ng Snapdragon 870 yung 60fps pagdating sa 4K. At nung tines ko, medyo shaky lang talaga kahit may OIS siya. So ang sinasabi ko dito, kung naulit yung Poco F3, after a year, meron silang Poco F4. Baka next year, yung Poco F6,
same lang din ng Poco F5 sa ngayon at maglalagay din sila ng 60fps, which is sana hindi. So additional features sa dalawang phone na to, meron tayong network acceleration. Ibig sabihin, dalawang band ng wifi natin yung pwede natin i-connect, isang 2.4 tsaka isang 5G. So mabilis yung paglalaro natin o network natin pagdating sa mga online games sa dalawang phone na to. At marami pang features talaga yung Poco F5 Pro na wala sa Poco F5, tulad ng teleprompter na makakapagbasa ka habang nagbablog ka o ma-edit mo yung binabasa mo dun. Para ka ng artista talaga, parang ganun. So meron tayo ganun sa Poco F5 Pro na wala sa Poco F5. Actually, maraming features talaga itong Poco F5 Pro. Nilagay ko na lahat sa full review, panuhurin nyo na lang. So ngayon, simplihan ko na lang. Pareho yung performance nila, konting-konti lang talaga yung agwat at hindi mo talaga mapapansin kapag naglalaro tayo. Sa camera, pareho silang maganda sa photos at pareho rin silang pangit sa portrait mode. Pero lamang yung Poco F5 Pro dahil sa 4K at 60fps at stable talaga, as in maganda talaga. While naman sa Poco F5 Pro, stable naman at hindi naman masyadong maalog, pero 30fps lang. So ganito, kung gamer ka naman, wala ka naman pakialam talaga sa camera, kunin natin yung Poco F5. Pero kung kailangan mo na full pack talaga na 4K at 60fps, kunin natin yung Poco F5 Pro. Then advantage din ng Poco F5 Pro yung wireless charging. Meron tayong 30 watts na wireless charging dito. Sa Poco F5 wala tayong ganun. Then sa materials na ginamit, mas lamang talaga sa Poco F5 Pro. Pero kung habol mo talaga yung performance lang talaga, pang gaming lang talaga, Poco F5 na lang. So sa uli, kayo naman yung magde-decide kung anong para sa inyo. At least binigyan ko kayo ng idea para sa dalawang phone na to. Pero mas better talaga na panoorin nyo yung dalawang video na to na ginawa ko para sa inyo. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. So once again, my name is Paul. Try to catch me howling at the moon.